Bago tayo magtapos, narito ang latest development sa reklamo laban sa isang pulis sa San Jose, Batangas, PNP. Kuya Mon, nagbalik tayo sa San Jose, Batangas bilang follow-up sa sumbong ni Mang Alan Hernandez. Tungkol ito sa kanilang kapitbahay na nagtangkang gumahasa sa kanyang anak. Nang humingi siya ng tulong sa pulisya ng bayang ito, binulyawan at minura siya ng isang Police Executive Master Sergeant Jennifer Diaz. Hindi rin inaksyonan ang kanyang reklamo. Kukumustahin natin si Mang Alan kung ano na ang nangyari sa asunto. Itinago natin ang dalagita sa pangalang Mika. Ang kanyang inaakusahan ay ang kabarangay na si Gregorio Goyong Morfe, 73 years old. Narinig ko pong hiyaw niya. Nung pagtingin ko po, hinahabol na po nung si Alias Goyong. Awak-awak po talaga yung lutan. Takbo po yung tayo sa bahay po. And then, ang ginawa ko po bilang stepfather, pagkatanggol dito, tinagapo po yung tali ng gulukan dito. Natanggal po, nung natanggal po, tumakbo na po siya. Hindi tulad sa Manila ang bahay sa probinsya. Dito, walang dingding na pinaghahatian ng dalawang bahay. Kung makikita ninyo, magkakalayo ang bahay dito. Narito ang bahay ni Mang Alan at ang bahay ng akusado na nagtangkang humalay sa kanyang anak ay may halos 1 kilometro ang layo. Ibig sabihin, kung wala kang sadya sa isang bahay, hindi ka mapapadpad dito ng basta-basta. Dumulog sila sa kapitan ng barangay. Nakiusap ang kapitan na ayusin na lang nila ang kaso. Hindi pumayag si Mang Alan, kaya lumapit na sila sa San Jose Police Station. Ano bang ginawa sa inyo? Magsasampo po kami ng kaso. Tapos na po sa barangay. Sabi po sa akin, ibalik nyo sa barangay. Ma'am, tapos na po sa barangay. Meron na po kami yung file action. Sabi nung sinabi ko pong gayon, nagalit po sa akin. Sabi akin eh, umalis ka dito sa police station na ito. Gusto mo, tadyakan kitang palabas. Ma'am, tawagan mo yung Juan. Kabit ka lang. Kabit ka lang. Sabi po sa akin gano'n. Kabit ka lang? Sabi? Oo. Dahil po, ako po'y amahin po nito. Ang ina po nito. Ako, ito po'y stepdaughter ko po. Walang hiya yung police na yun. Habang nire-record natin ito, patawag po ngayon. Sabi pa po, sila po ay magkakatuon po ng barangay captain po, pati po nung police. Nahuli na po nung aktong araw po, nung nireklamo ko, pinakawalan pa po. Sino nagpakawala? Ang police po ngayon din. Yung police na babae? Opo. Ang sabi po yung pang barangay po, pero nahuli na po, naparesto na po eh. Muntik ng ma-rate pagkatapos kailangan po may barangay. Kung hindi dapat pambarangay yan, basta ganun, attempted rape. Inalam ng isumbong mo kay Tulfo ang mga detalye ng kasong ito. Nakipag-ugnayan kami sa deputy ng San Jose, Batangas at naisampa ang kaso laban kay Goyong. Bago kami dumiretso sa San Jose Police Station, ay nagtungo muna kami sa Batangas Provincial Police Station para kausapin si Police Major Hazel Suarez na noon ay head ng Women and Children Protection Desk sa Batangas. Makalipas ang pag-aalboroto ng Taal, sinamahan ni Bon Tulfo ng isumbong mo kay Tulfo, Lipa Branch, si Mang Alan sa mismong opisina ni Police Director Cancilao para formal na makapagsampa ng kaso. Actually, yung sila po ay kumapit sa amin. This is I'm becoming of a police officer. This is actually the end. Ito yung pinutumbok namin na ako. So, nagbubang usually yung ginagawa ngayon. Ito po yung kaso, tungkol po yun sa inyong pong supposed to be itinudulog po ba na panahon, di ba? So, sa ngayon po, tulad ng nabanggit po kami na, na aking lumukog na kasi, so, kung yung mapapatunayan natin dito, that is it's either for a suspension. So, the worst is to be a ground for the dismissal from the service. So, depending po sa magiging kain na investigation. So, anyway po, doon po sa kaso na inyong pong inireklamo, ito naman po ay
nakasampa lang, di ba? Bulungan natin ito. Ah, sige sir. So that, ikaw natin, na magpahing sila. So that, we can form a case. At pag napatunayan natin na ito pala iba yung mga kasalanan, so, magandang nabang mito po, iyo po kung kaya ganyan Nagkaroon din ng pagkakataon na magharap si Bernadette, ina ni Mika, at ang pulis na inirereklamo nila. Matapang at mariin ang mga salita ni Police Executive Master Sergeant Jennifer Diaz. Hinding-hindi siya hihingi ng tawad kay Alan Hernandez. Nag-usap po kami ng pulis na lang si Jennifer Diaz ng phone. Nag-usap na nga po. Sabi, ano? Tutulungin niya ako, ha? Saan mo sabi ko po? Kung ano daw po, ikinagagalit ko nito. Sabi ko po, ma'am, ang kinagagalit ko ng asawa ko, bakit po hindi ang tinatawag ng kabit lang, yan po ang sa tunay na totoo, yan po ang nagpapaaral sa aking mga anak, siya po na buhay sa amin. Yan po ang totoo, hindi po tumigil. Nangako si Colonel Cancilao na tutulong para formal na makapagsampa ng kaso si Namang Alan. Nangako rin ang Colonel para sa seguridad ng mga nagrereklamo. Inasistihan na ni Nabon Tulfo si Namang Alan sa paggawa ng affidavit sa tulong ng ating mga legal counsel sa LIPA. Ang kasong kriminal naman ay kasalukuyan ng dinidinig sa prosecutor's office. Mga kaibigan, susubaybayan namin ang usaping ito. Para sa isumbong mo kay Tulfo, LIPA Batangas, ako po si Bon Tulfo. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang patalastas. So now, ano ang ugnayan ng road accident sa Quezon City at ng rape sa Batangas? Tingnan nating mabuti. Ang sangkot sa road accident ay mga pulis, people in authority. Ang sangkot sa rape case ay teacher, a person in authority by virtue of his elevated position in society and perhaps money. May baril man o wala, they all wield authority. Yun ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Ang mga pulis, ginamit nila ang kapangyarihan para baliwalain ang kanilang krimen. Kahit ang aksidente ay hindi intentional on their part, ang teacher, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para gahasain ang submissive victim. Kapangyarihan ang nag-uugnay sa dalawang magkaibang sumbong. Ang kapangyarihan, kapag napasa kamay ng masasamang tao ay peligroso. Much like a virus. I rest my case. Mga higala, be well and stay safe. We shall overcome. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo. Ito ang totoo, ang orihinal na sumbungan ng bayan. Daghang salamat og mabuhay!